umattend para sa ating pong mga bata. So sa mga anak po natin, marami po silang matututunan po doon. Si Tuesday po yun, 5:30 in the afternoon. Si Pastor Hangat po ang teacher po doon ng mga bata. At ayan, sino po ba ang may mga birthday ngayong buwan na to? Kumusta po? At December 11. Opo. Ah, malapit na. Sige po. Oo. Anong pangalan? Ayan, sige. Isama natin yan sa mga kon mamaya. Okay. So, may, ano pong announcement natin, Brother Lorenzo, maliban doon? Wala naman ah. Okay, so yun lang po muna. Wednesday, 5 p.m. Prayer meeting po natin, and then sa Zoom Bible study sa mga anak-anak po natin ay pasalihin po natin sila. Kasi ang salita ng Panginoong Diyos ay hindi lamang po para sa matatanda, kundi maging sa mga bata rin. So, take the opportunity para tayo po ay mas lalong lumago sa salita ng ating Panginoong Diyos. Okay, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Awit 150. Awit 150, ang sabi po dito, purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos sa kanyang santuwaryo. Purihin siya sa kanyang makapangyarihang kalawakan. Purihin siya dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin siya ayon sa kanyang kadakilaang pambihira. Purihin siya sa tunog ng trompeta. Purihin siya sa salterio at alpa. Purihin siya sa mga tamburin at sayaw. Purihin siya sa mga panugtog na may kwerdas. Purihin siya ng mga matunog na pompyang. Purihin siya sa mga pompyang na maiingay. Lahat ng mga bagay na may hininga ay magpuri sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. So, dito natin makikita na lahat ng may hininga ay dapat na nagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Lalong-lalo na po tayo na mga tao na kanya pong nilikha. Kailangan po tayong magpuri sa ating Panginoong Diyos. So tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang How Great Thou Art. I wonder, and he
hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur and see the bruise and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. God is son of sparing, sent him to die, I scarce can take it in, that on a cross my burdens gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Shall come with shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Manalangin po tayo. Tunay nga, O Diyos, na napakadakila nyo sa amin pong buhay. Kami po na dating malayo sa iyo dahil sa amin pong mga kasalanan at pagsalangsang. Ngunit kami po ay nagkaroon ng access sa pamagitan po ng amin pong Panginoong Hesukristo. Kaya, O Diyos, nawa sa oras po na ito ay talagang aming puso ay punong-puno ng kagalakan na nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo pong dakilang pangalan. Tulungan niyo po kami sa amin pong patuloy na pakikinig ng inyong salita. Udyukan niyo po ang inyo pong mga tao na talagang amin pong naisin na makinig ng inyong salita nang mayroon pong kasabikan sa aming mga puso. Hiniling po namin na tulungan niyo po ang amin pong tagapagsalita, si Brother Lorenzo, sa umaga po na ito. At ganun din po, tulungan niyo po kami, hawakan niyo po ang aming mga tenga upang makinig po kami ng mabuti ang amin pong mga isipan na hindi po maglakbay sa kung saan-saan. Salamat po aming Panginoong Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pwede niya po tayong maupo. Amazing. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once
was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, thorns and snares, I have already come. Grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Dumako po tayo sa atin pong scripture reading. Ating pong buksan natin mga Biblia sa aklat ng Genesis para po sa pagpapatuloy na ating scripture reading. Genesis chapter 3 po. Sa page 4 ang ating Black Bible. Genesis chapter 3 verse 1 po. Genesis chapter 3 verse 1. Babasahin ko na lang po at ating pong sundan po na matahimik. Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ng mula sa alinmang punong kahoy sa alamanan? At sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa alamanan. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ng bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Verse 5, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Kaya't na makita ng babae ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ng ang kanyang asawa na kasama niya. At siya'y kumain. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata. At nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. Narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa alamanan sa malamig na bahagi ng maghapon. Nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoong Diyos sa mga punong kahoy sa alamanan. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroon? Sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa alamanan at ako'y natakot, sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kainin? Sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo na aking makakasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy
at ito'y aking kinain. Verse 13, at sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Salamat po sa Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So, makita po natin dito yung sa ating chapter, sa ating text, kung paano yung binigay ng kalayaan ng Panginoon sa mga tao. Kahit sa mga unang chapter ng ating binabasa ay binibigyan ng Panginoon ng kalayaan ng mga tao. Binigyan ng Panginoon ng kalayaan si Adan kung paano bibigyan ng pangalan yung mga hayop. Binigyan din sila ng kalayaan na kainin ang anumang bunga na maaari nilang kainin doon sa halamanan. Ngunit meron lamang pong isang bagay na hindi inapaintulutan ng Panginoon, yung huwag kainin yung bunga ng punong kahoy ng pagkakilala sa mabuti at masama. So pag tinignan po natin dito yung kalayaan na binigay ng Diyos sa mga tao, malaya silang libutin yung anumang parte o anumang bahagi ng Eden. So ang napipicture po natin dito sa ating text, yung sa ating isipan, na yung dalawang si Eva at si Adan ay malapit sila dun sa mismong puno ng punong kahoy na ipinagbabawal. Or nandun mismo sila sa tabi ng punong kahoy na ipinagbabawal ng Panginoon. Kung bakit sa dinabi-dabi ng puno, marami namang lugar doon sa lugar ng Eden, ay doon pa sila pumunta. So makikita rin po natin yung pagnanasa doon sa mga bagay na yun, kung bakit sila lagi nandoon, o bakit sila napupunta doon. At ayun po, doon po dito po sa ating text ay binigyan niya rin ng at binigyan ng tao mismo ni Adan o ni Eva, binigyan nila ng pagkakataon ng tusong si Satanas ang matandang ahas. Nawika nga ni Pedro sa doon sa Bagong Tipan, patungkol dito po dito sa serpent, yung mga ahas, ay binigyan nila ng pagkakataon upang sila ay tuksuin at dayain. Ang kanya pong pambungad ay, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang alinman sa punong kahoy sa halamanan. So makikita po natin talaga yung pagkatuso ng Diablo, kung paano niya ginagamit yung mga pagkakataon, tsaka yung mga bagay na ang palalabasin niya ay nais niyang palabasin sa Diyos, sa isang maigpit na Diyos, na kumbaga ang Panginoon ay maigpit, at gayon din po ay ang Panginoon ay lalabas na sinungaling, sapagkat ang binabanggit niya po ay tinabi ba niya na huwag ninyong kakainin ang mula sa limang punong kahoy sa halamanan. Kumbaga nag-a-appear po o nagpe-pretend na siya ay inosente at na kanya ay concerned siya doon sa mga tao. Kumbaga para pong nakikiramay o sa kalagayan ng dalawa, na parang ang kanilang kalayaan doon sa Eden ay nalilimitahan dahil merong pinagbabawal. Kumbaga pwedeng kainin ng lahat, but pwedeng kainin ng mga bunga ng punong kahoy, bakit hindi pa lahat? Parang ganon. So merong tusok katusuhan doon sa Diablo sa kanyang panunokso. At ganun din Panginoon ay binanggit ng Diablo na yung kanyang kasinungalingan sa verse 4. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Pabaliktad po sa sinabi ng Panginoon, pinuntahan po natin sa Genesis chapter 2, puntahan po natin sa verse 16. Kung ano ba talaga yung sinabi ng Panginoon eksakto doon sa chapter 2, verse 16. Bali, ano lang po tayo ng isa, atras po tayo pabalik. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Sa 17, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. So sa mismong sabibig na po ng Panginoon ay lumabas sa mga bagay na yon. Dahil dito po sa binanggit ni Eva ay meron na rin pong dagdag na binanggit niya ay niwag daw hiipuin kasi mamamatay din. Pero ang binanggit na po ng Panginoon ay huwag kakainin. So baliktad po sa lungat talaga sa sinabi ng Diablo na tiyak na hindi kayo mamamatay. Pero sinabi ng Panginoon, tiyak na mamamatay kayo. At ganun din po sa ating, meron din po binabanggit dito na malaya nga makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, except nga doon nga po sa puno ng punong kahoy ng buhay. At ganun din po, yung binanggit ko nga po kanina, hindi lang po siguro 10 klase lang yung pwedeng kainin ng mga
yung pwedeng makain na bunga nung nitong mag-asawa, kundi marami naman pong binigay ang Panginoon. Pero ano po ba yung kalayaan ng tao pag binabanggit dito? Ano po ba yung kalayaan sa kabila ng sa dami-dami na binigay ng Panginoon na maaaring kainin doon sa alamanan ng Eden? Pero nagkaroon pa rin sila ng pagnanasa doon sa isa na pinagbabawal. Kumbaga sa tao rin po, ganun din po, di ba? Kung ano po yung bawal, yun ang gusto natin gawin. Kung sinabing huwag ipuin, o huwag galawin, gagalawin. So ganun po yung likas ng tao, di ba? Minsan nakatuon lang po yung sisi natin sa Diablo pagka binabanggit, pinagtutuwan lang po natin yung ating text, nakatuon yung ating sisi doon sa Diablo bilang manunokso. Di ba? Pero kung sino po ba yung nagdanasa? Sino po ba yung pumitas? Sino po ba yung kumain ng pinagbabawal? Sino po ba yung sumuway? Si, alam po natin yung sagot doon, hindi po ba yung tao? Ngayon din po, sa sino po ba yung nagkasala dahil sila yung sumuway sa Diyos? Sabi po sa James chapter 1, pwede po natin tignan sa James chapter 1, patungkol sa pagnanasa ng tao. Sa James chapter 1, sabi dito, nasa James chapter 1 verse 14, Ngunit ang bawat tao ay natutokso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. So hindi po yung nagiging tuon ay pagpaninisi yung patungkol lang sa Diablo. Pero sino po ba yung narinasa? Ang tao, dahil sa kanyang sariling likas na makasalanan. Makikita rin po natin dito sa ating text, pag binalikan po natin, kung paano na nahulog yung tao sa kasalanan, yung bunga nito. Binanggit dito na Panginoon ay tiyak na kayo ay mamamatay. So meron na pong nangyari doon sa tao mula nung nahulog sa kasalanan. Meron na pong sa pagitan ni Adan at saka ni Eva, kahit sila yung mag-asawa, ay meron na pong mali siya. Kahit po yung mga bata ngayon, meron na rin pong mali siya. Kahit maliliit na edad, meron na rin pong mali siya. Meron na rin pong takot. Nangyari sa tao, nagtago siya sa Diyos. Pinabanggit ko sa ating text. At meron din pong pagtakbo laban sa o paglayo sa ating Panginoon. Pero ganun pa rin po ay mapagbatas pa rin po yung mga tao. Kumbaga ayaw pa rin pong aminin sa sarili ang sariling kasalanan. Dahil dito nga po ay nung kinumpronta ng Panginoon si Adan at si Eva, ay sino po bang pinagbalingan ng sisi ng lalaki o ni Adan? Sabi po sa verse 12. Sabi po sa verse 11, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inutos ko sa iyong huwag mong kainin? At sinabi ng lalaki o ni Adan, ang babaeng ibinigay mo na aking mga kasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito'y aking kinain. So kung tinuro si Eva, sino nang daya sa kanya o sino nga nagano sa kanya na kain, tinuro niya yung ahas. So ganun din si Adan, sino naman ang binabanggit ko sino ang dahilan ng kanyang pagiging ng kanyang pagkain ng bakit siya sinuway ang Diyos ay tinuturo niya naman si Eva. O parang kinisisi niya pa nga ay lumalabas pa ay patungkol sa Diyos dahil sino mang nagbigay sa akin kay Eva? Kumbaga, parang tumutukoy paninisi na sa Diyos. So, ganun din yung mga tao dahil sa sarili nating na pagmamataas o kayabangan. Kumbaga, maraming dumarating sa ating kaisipan na patungkol sa kung ano, yung nagtitiwala na tayo sa sarili nating isipan at kung maaari nga, parang gusto pa nating ibintang sa Diyos yung mga bagay na nangyari dito sa ating binasang text. Kumbaga, bakit kasi nandoon ang puno ng bunga ng punong kahoy? Bakit nandoon yung puno na yon? Bakit walang bakod? So, kumbaga nangyayari na parang gusto pa nating ibintang sa Diyos samantalang tayo yung nagkakaroon ng pagdanasa sa ating puso. So, sa ating po pagtatapos, dito ay binabanggit dito sa ating text, kumain po si Eva nung pinagbabawal ng bunga. Binigyan niya rin po si Adan ng kanyang asawa. At nagkasala po si Adan. At tayo po ay bilang kabilang kay Adan ay nagkasala rin po. Waklatin po natin sa Roma chapter 5, ito pong ating huling pangwakas na verse. Sa Roma chapter 5, Romans chapter 5, page 256 po. Sa verse 12,
page 156 po nating Black Bible, Roma chapter 5 verse 12. Verse 12 po, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, si Adam po 'yon, isang tao. At sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat lahat ay nagkasala. Yun po binabanggit ang Bible. Kumbaga dahil po tayo kabilang kay Adan, tayo pong lahat ay nagkasala. Ngunit meron pong binabanggit sa 18, pag tumalon po tayo dito sa 18, yung daan ng kapatawaran o kaligtasan bilang tayo makasalanan, eh may binabanggit din po sa 18, Romans 5:18, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao, gayon din naman sa pamamagitan ay sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap at buhay. Kanino po bang gawa 'yon kundi yung gawa po ng ating Panginoong Hesukristo? O sa pamamagitan ng isang mabuting gawa. Wala pong ibang katanggap-tanggap na mabuting gawa sa ating Panginoon. Hindi po yung ating mabubuting gawa yung binabanggit ng Romans 5:18, kundi yung mabubuting gawa o yung mga ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang pagtupad sa kautusan at yung kanyang ganap na pagsasakripisyo ng kanyang buhay o pagpapadanak ng dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Doon lang po yung kapatawaran ng ating kasalanan, hindi po sa ibang mga bagay, at doon po ating pagtiwala sa ating Panginoon. Doon lang po. Tawagin po natin si Ibra. Manalangin po tayo. Salamat po aming Panginoong Diyos sa mga lessons namin pong napakinggan sa Genesis chapter 3. Tunay nga po na si Adan at si Eva na buhay doon sa Eden, isang perfectong lugar. Ngunit sa kabila po nito ay nagkasala pa rin po sila. Kaya Panginoon, hinihiling po namin na kaawaan niyo nga po ang bawat isa sa amin. At tunay nga po na ipinakita niyo po ang inyong pong kagandahang loob sapagkat isinugo niyo po ang aming pong Panginoong Hesukristo upang ang mga kasalanan ng mga tao na pinasimulan ni Adan ay talagang kumbaga mapawi sapagkat ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo ay magkakaroon po ng buhay ang lahat ng manampalataya sa Kanya at tumatalikod sa kanila pong mga kasalanan. At nawa ay makita rin po namin na sa panunokso ni Satanas ay responsable din po ang mga tao na sila po ay tumakbo papalayo sa mga temptations na aamba sa amin ni Satanas. Kagaya ng ginawa ni Joseph nung ang asawa ni Potiphar ay tinukso siya, ngunit siya po ay tumakbong mabilis na papalayo. At naway, ganun din po ang mangyari sa mga mananampalataya mo, O Diyos. Hiniling po namin, maging sa oras po na ito, ang inyong pagliligtas sa aming mga kalagitnaan. Buksan niyo po ang puso at isipan ng mga wala pa po sa inyo, O Diyos. Makita po nila ang kanila pong tunay na katayuan sa inyong pong harapan. Ganun din ay dinadalangin po namin ang mga ibang mga churches na naggaganap po ng kanilang service ngayon. Tulungan niyo po ang mga pastor na naglalahad ng matapat ng inyong salita sa mga tao. Tulungan niyo po sila, O Diyos, at maging ang mga tao na nakikinig ng kanilang pangangaral ay bigyan niyo din po sila ng buhay na walang hanggan. Ang mga pastor po namin na mga matatanda na nasa iba-iba pong mga churches, kagaya nila Pastor Noel Espinosa, Pastor Steve Hopmeyer, Pastor Maramara at ang iba pa po, ay i-preserve niyo po, O Diyos, ang kanila pong mga kalusugan. At nawa, O Diyos, ay malugod po kayo na patuloy niyo po silang gamitin para sa ikakalawak ng inyo pong ebanghelyo. At sa aming patuloy na pagsamba sa inyo sa os na ito, dalangin pa rin po namin si Brother Lorenzo. Tulungan niyo po siya sa paglalahad ng inyo pong salita. At nawa, sa mga darating na mga araw, ay magsipag po kami na magbulay-bulay ng inyong salita, magbasa ng inyong salita at isabuhay po namin ito. Salamat po, O Diyos. Kayo na nga po ang bahala sa amin pong patuloy na pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay po, pwede na po nating ibigay ang ating pong mga handog.
at kaloob. Akapela na lang. Great is thy faithfulness. Sige po. Sige. Kaya awitin po natin. Tayo pong lahat ay tumayo. At awitin po natin ang great is thy faithfulness. Okay po. Pangunahan po tayo ni Brother Lorenzo. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassion be failed not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Manalangin po tayo. Salamat po aming Panginoong Diyos sa mga kaloob na ipinagkaloob ng inyong mga tao. Nawa o Diyos ay magamit po ito para sa ikalalawak ng inyong gawain dito sa Villa Vista at sa iba po pong mga lugar. Nawa o Diyos ay maging faithful po kami sa amin pong mga gawain na inyo pong pinagkatiwala sa amin maging sa lugar po na ito. Tulungan niyo po ang bawat kaluluwa na nandito sa oras po na ito at nawa o Diyos ay mabusog po sila sa pamamagitan ng inyong salita. Sapagkat sa pamamagitan ng inyong salita ay nagkakaroon po ng paglago at nagiging mature ang inyo pong mga tao. Salamat po o Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, tawagin na po natin si Brother Lorenzo. Uli po ay pasasalamat po ang ating binabalik sa ating Panginoon, pagdakila sa kanyang pangalan, sa
kanyang biyaya na pinagkaloob sa atin noong nakaraang linggo. Sa dami ng ating tinanggap na mga biyaya sa Panginoon, hindi po natin talaga ito, sa totoo lang, hindi po natin talaga ito mabibilang. Ngunit kung meron man tayong bibilangin na biyaya ng Panginoon, ay number one po nawa sa ating listahan ang araw ng Panginoon, ang kanyang araw. Ito pong Sunday, ito pong ating pagtitipon sa kanyang pangalan. Sapagkat sinabi nga po kanina sa ating Sunday school, no, ang kahalagahan ng salita ng Diyos, sabi ni Jesus Christ sa Matthew 4:4, ang tao ay hindi lamang sa tinapay mabubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. At ito po ang pangunahin o pinakasentro ng ating gawain, ang pakikinig natin sa salita ng Panginoon. At bilang review po sa ating pag-aaral noong nakaraang buwan sa aklat ng Mateo, unang aklat ng Bagong Tipan, ay atin pong pinag-aralan ang talaan ng salinlahing pinagmulan ng Panginoong Hesukristo. At nais ko lamang pong magbigay ng pangbungad na baliktanaw sa ating napag-aralan noong last month. At para na rin po sa kapakinabangan ng ating mga kaibigan na hindi po nakadalo noong last time, pinag-aralan po natin noong nakaraang buwan ang Mateo chapter 1 mula verse 1 hanggang verse 17. At doon po ay ating pinag-aralan, in-expound yung ibig sabihin ng salitang magandang balita. At bilang aklat ni Mateo, bilang karugtong ng aklat ng Kronika sa Lumang Tipan, pinapakita po ni Mateo, ibig ipakita ni Mateo ang pagkakaugnay ng Panginoong Hesukristo doon sa mga hari ng Lumang Tipan. At hindi lang sa mga hari ng Lumang Tipan, kundi all the way hanggang kay Abraham. Pinag-aralan po natin yon nakalipas na buwan, noon po yung 42 salinlahi mula kay Abraham hanggang dumating ang Panginoong Hesukristo. At yun nga po, yung mensahe natin nung nakaraan ay pumapatungkol dun sa pagdating ng ipinangakong biyaya ng tipan ng Diyos. Mula kay Abraham ay nangako ang Diyos ng tipan, isang uri ng pangako na ito po ay binding or covenant sa English. Ito pong tipan na ito ay isang uri ng pangako na talagang meron mabigat na implikasyon, at ito'y hindi maaring hindi matupad. So, yung pangako kasi minsan parang mababaw ang kahulugan, no? Pero pag sinabing covenant or tipan, ito po'y isang bagay na talagang tiyak na tutuparin ng sino mang gumawa ng tipan. At ang gumawa ng tipan ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Kay Abraham, sinabi niya, sa pamamagitan ng iyong binhi, singular po, ibig sabihin, isa lamang po yung tinutukoy doon, ay pagpapalain ang buong sanlibutan. At ang iyong binhi ang magmamana ng lupain ng buong daigdig. At ito po ay nagkaroon ng kaganapan, ipinaliwanag po yan ni Apostol Pablo sa aklat ng Galacia. Noong last month ay mayroon apat tayong punto. Una nga po yung tapat ang Diyos sa pagtupad sa kanyang pangakong biyaya. Ikalawa, ang biyaya ng Diyos ay dumating sa ganap na panahon. Hindi po ito advance, hindi rin late. Pangatlo, ang biyaya ng Diyos ay ipinagkakaloob sa mga makasalanan na tulad natin. At ikaapat, ang biyaya ng Diyos ay matatagpuan lamang sa kanyang anak na si Jesus, ang Kristo, ang tinatawag na Kristo. Ngayon po ay pag-aaralan natin ang mula verse 18 hanggang verse 25. Puntahan niyo po natin ang Mateo chapter 1 verse 18 hanggang 25. Pwede po pakitaas ang kamay nung nakakita na. Yung mga nakakita na sa babasahin natin. Verse 18, para po sabay-sabay po nating babasahin. I mean, susundan niyo na lamang po ako ng tahimik habang binabasa ko. Yan po. Nakita na po ba, mga kapatid at kaibigan? Sige po. Sabi po dito, may maikling title, isinilang ang Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo nang si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose bago sila magsama.
si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Jose na kanyang asawa palibhas ay isang taong matuwid. At ayaw ilagay sa kahihiyan si Maria, ay nagpasya na lamang na kanyang hiwalayan ito ng lihim. Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos." Verse 24, "Nang bumangon si Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Siya ay kanyang tinanggap bilang kanyang asawa. Ngunit hindi niya ito nakilala hanggang sa maipanganak nito ang isang lalaki na pinangalanan niyang Jesus." Tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin ang tulong ng Panginoon sa ating pag-aaral sa umagang ito. Ama naming Diyos, sa aming pong pag-aaral dito sa Matthew chapter 2, nawa po ay patnubayan niyo po ang bawat isa, ang nagsasalita at ang nakikinig kapwa, o Diyos, ay gabayan niyo po kaming lahat, o Diyos. Naway kumilos po ang inyong banal na Espiritu na magbubukas ng aming isipan, puso, magbibigay ng bagong buhay, ng buhay sa mga wala pa sa inyo, o Panginoon. Ilayin mo ang inyong lingkod sa kamalian at maging malinaw nawa ang pagpapahayag ng inyong salita. Ito pang aming samutiling sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. So binasa natin yung Matthew chapter 2 and inexplain dito kung paano nagdalang tao si Maria at kung paano isinilang ang Panginoong Hesukristo. Meron lamang po tayong dalawang pangunahing kaisipan o punto dito sa pagsilang sa Panginoong Hesukristo. Una, ito ay ang katuparan ng tipan ng Diyos. Katuparan po ng tipan ng Diyos. Ikalawa, ito ang pag-aaralan natin ang misyon at kalikasan ni Kristo. Una, ang katuparan ng tipan ng Diyos. Ikalawa, ang misyon at kalikasan ni Kristo. Sa ilalim ng heading number 1 na katuparan ng tipan ng Diyos, ay meron po tayong tatlong mga obserbasyon. Una, ang Panginoong Hesukristo ay binhi ng babae. Kung babasahin po natin ang Genesis chapter 3 verse 15, puntahan po natin sandali. Genesis I think madadaanan natin to sa susunod na scripture reading natin. Sa Genesis chapter 3 verse 15, ang sabi dito ng Panginoon Diyos nang sinumpa niya ang ahas o si Satanas, ang sabi niya, "Maglalagay ako sa iyo," kausap niya ang ahas dito, no? "At sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong." Yung tinutukoy po doon na binhi ng babae, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At isang malinaw na dapat nawa nating maunawaan na ang Panginoong Hesukristo ay lagi siyang sa bagong tipan, tinutukoy siya na born of a woman, binhi ng babae. At hindi po siya tinawag na binhi ni Adan. At ang kaibahan po nito ay diyan po nagkakaroon ng kaibahan, ng malaking kaibahan, ang Panginoong Hesukristo sa lahat ng tao. Ang lahat ng tao ay
binhi ni Adan. Kasama po tayong lahat doon. At ano po ba ang nangyari kay Adan? Binasa natin kanina sa Genesis chapter 3. Ito po yung pinakamalungkot na punto sa kasaysayan ng sanlibutan. Nilikha ng Panginoon ng tao, si Adam at si Eva, na walang kasalanan, wala silang kasakaramdaman, walang kamatayan. Perfect ang kanilang environment dun sa Hardin ng Eden. Ngunit sila ay nahulog sa kasalanan. Si Adan ang nahulog sa kasalanan sapagkat siya ang direktang sumuway sa utos ng Panginoon. So, ang nangyari, ang sabi sa Biblia, for in Adam, all have sinned. Sa pamamagitan ni Adan, lahat ay nagkasala. Sapagkat si Adan po ang tumanggap ng utos ng Panginoon. Si Eva po ay natukso lamang. Pero si Adan yung tumanggap ng utos at siya yung sumuway sa utos ng Panginoon. At ang Panginoong Hesukristo ay binhi ng babae, ngunit hindi siya binhi ni Adan. Ngunit sa pamamagitan ng Espiritu Santo, siya ay isinilang. Sa makatwid, ang Panginoong Hesukristo, ang pagkakapanganak niya ay isang mahimala na pagkakasilang. Isang mahiwagang pagsilang at hindi ayon sa laman. Hindi po ayon sa laman. And ikalawa, ayon sa pangako. In contrast dun sa ayon sa laman, ayon sa pangako, ang pagkakasilang sa Panginoong Hesukristo. At sinasabi sa Biblia na ang lahat ng mga sumampalataya kay Kristo, sila ay itinuturing na isinilang hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sana po nakuha natin yon. Kung babasahin natin ang John chapter 3, John chapter 3 verse 3, basahin po natin sandali. Ang sabi sa John 3 verse 3, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, maliban na ang tao ay ipanganak na muli, yun po yung tinatawag na born again. Unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Juan 3, versikulo 3. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. At ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi po siya ipinanganak ayon sa laman. Ipinanganak po siya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At binasa po natin yan kanina sa yung verse natin from verse 20, sinabi doon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Verse 18, sinabi rin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At sa John chapter 3 pa rin, yung binasa nating reference, ang sabi dito sa verse 6, ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. So tatandaan po natin yon. Kaya ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang pagkakasilang, ano po, ay wala po siyang kasalanan. Walang bahid ng kasalanan ang Panginoong Hesukristo. Pero meron pong mahalagang implikasyon yan. Kaya ako po binanggit yung John chapter 3, na ang isinilang sa laman ay sa laman. Ang isinilang sa Espiritu ay sa Espiritu. Sapagkat sa mga susunod pong pag-aaral, hindi na po natin madidiscuss dahil mahaba po ito. Ang Panginoong Hesukristo po ay tinatawag na panganay. Ibig sabihin po nun, siya ang panganay sa lahat ng isinilang sa pamamagitan ng Espiritu. Firstborn of God. It doesn't mean na nilikha si Jesus Christ, ngunit siya ay isinilang in a miraculous way. At mapapag-aralan po natin yan mamaya sa second part, sa kalikasan ng Panginoong Hesukristo. So yun po, no, ang Panginoong Hesukristo ay binhi ng babae, hindi binhi ni Adan, at sapagkat siya ay isinilang sa pamamagitan ng Espiritu Santo, siya ay anak ayon sa pangako. Basahin natin yung Galatians chapter 3 verse 28. Galatia 3:28. Hihintayin po natin ang ating mga kasama upang mabasa po, makasabay po.
Okay. Ang sabi dito, sa verse 28, sabi, walang Hudyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, kayong lahat ay iisa kay Kristo. Verse 29, ang sabi doon, at kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. So, tagapagmana, sino ba yung tagapagmana? Diba, anak? So, yung pagiging anak ni Kristo ay ayon sa pangako. At hindi lang si Kristo, kundi lahat ng mga sumampalataya kay Kristo. So, kung i-imaginein po natin, si Jesus Christ ang panganay. At babanggitin po natin yan maya-maya. Ikatlong obserbasyon po, bilang katuparan ng tipan ng Diyos, ay mababasa po natin yan sa Galatians 3.16. Lundag lang po tayo ng kaunti. Atras lang po tayo sa verse 16. Ang sabi dito, ngayon ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi at sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa iisa at sa iyong binhi na si Kristo. So, ang walang ibang binhi na pinag-uusapan dito, kundi ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang pagiging anak o binhi ay alinsunod sa pangako. Binigay na ng Diyos yung pangako mula pa kay Abraham. Kaya nakikita po na, sana po nakikita natin yung relationship ni Jesus Christ, ni Abraham, at bakit sinulat ni Mateo, nag-start siya kay Abraham. Bakit nag-start siya kay Abraham? Dahil merong pangako, merong covenant or tipan ang Diyos. At kung babalik, kung aatras pa tayo ng mas malayo pa, all the way dun sa creation, babalik po tayo dun sa Genesis chapter 3. Na kung saan sinabi doon ng Panginoon o pinanounce o binigas ng Panginoon na darating yung punto na itong binhi na to ng babae ang siyang dudurog sa ulo ng ahas. Sa makatwid, tatalunin ng binhi ng babae, sa makatwid, ang Panginoong Hesukristo, tatalunin ng Panginoong Hesukristo ang ahas. Ngunit, sabi niya, dudurugin ang iyong sakong. Ano ba yung mas nakakamatay? Masugatan ka sa sakong? Alam niyo po yung sakong, di ba? Yung dito sa ilalim ng paalang yun eh. O ulo. Ano ba yung mas mortal na sugat o injury? Sa ulo. So, sigurado po ang pagkatalo ni Satanas sa ating Panginoong Hesukristo. Nasugatan si Kristo sa sakong, siya'y namatay doon sa krus. At i-explain po natin yan sa mga susunod pang pag-aaral. Okay. Pangatlo, ay katuparan ng tipan ng Diyos na nauna nang ipinahayag ng mga propeta sa kasulatan. So again, nabanggit ko na ito last time at nabanggit na rin ito ni ni Brother Isagani last week. Sabi niya, hindi ito isang afterthought. Yung pagliligtas sa mga tao ay hindi lang naisip ng Panginoon nung nagkasala yung tao. Na para bang nang nakita ng Diyos si Adan at si Eva na nagkasala, nagulat ang Panginoon. Naku, ano na gagawin ko ngayon? Nagkasala. Hindi po ganoon ang Panginoong Diyos. Sapagkat ang Panginoon ay makapangyarihan at siya ay soberano. Hindi po nasusurprise ang Diyos. Bagaman, tayo ay limitado ang ating kaalaman. Sa atin po, lahat ng yan ay hiwaga. Papaano nangyari yon? Hindi po kayang abutin ang ating isipan. Ngunit malinaw ang sinabi ng banal na kasulatan na ang kaligtasan ay ibinigay ng Diyos at itinakda ng Panginoon na ibibigay niya sa mga sasampalataya sa kanyang anak. So katuparan ng mga nauna nang ipinahayag. Nauna na, ibig sabihin, bago pa dumating ang event na to ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, ay meron ng mga prophecies. Kaya nga ang sabi dun sa verse 22, sabi sa verse 22, Matthew chapter 2 verse 22. 1 verse 22. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. And ang reference na, kung titingnan nyo po sa Bible ninyo, may cross-reference po yan,
yung verse 23, tinuturo niya po yung Isaiah chapter 7 verse 14. Isaiah, basahin niyo na lamang po sa inyong tahanan yung reference na yan sa mga Bibles, nakamarka po. So if prophesy na ito ni Prophet Isaiah 700 years before the birth of Christ. So ito yung katuparan ng tipan ng Panginoon. Meron lamang po tayong mga paglilinaw. Ano po? Una, isinilang ang Panginoong Hesukristo na walang sala. Ang sabi kasi doon, by the power of the Spirit, ayon sa Espiritu, hindi ayon sa laman. Pero meron pong yung malaking simbahan, itinuturo nila na si Maria daw, nang siya ipinanganak, Immaculate Conception. Yung isinilang daw nang ipinagbuntis daw si Maria ang pinag-usapan na wala daw siyang kasalanan, which is hindi po totoo. Sapagkat walang ibang isinilang na walang kasalanan kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Malinaw po ang Biblia diyan. So, isa lamang pong paglilinaw, wala pong katotohanan yung sinasabi na si Maria daw ay walang kasalanan. Walang kasalanan si Maria. Bakit? Kasi si Maria mismo inamin niya na kailangan niya ng tagapagligtas. Basahin po natin ang Luke chapter 1 verse 46. Lucas 1:46. Ito po. Noong in-announce ni nung dumalaw si Mary kay Elizabeth na kanyang pinsan, ay nagsalita ang pinagpala siya, blines siya ni Elizabeth. Sabi sa kanya, mapalad ang babaeng sumampalataya na matutupad ang mga bagay na sinasabi sa kanya ng Panginoon. Okay. In fact, grinit nga siya ni Elizabeth, di ba? Ang sabi ni Elizabeth sa kanya, I think dito sa pag umatras tayo ng konti, ang sabi ng isang talata, the angel Gabriel, sinabi kay Mary, pinagpala ka sa lahat ng mga babae. And true enough, pinagpala si Mary sa lahat ng babae kasi siya ang nagsilang sa Panginoong Hesukristo. Pero sa verse 46, sinabi ni Maria dito, verse 47, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. So, sino daw ang tagapagligtas ni Mary? Ang Panginoon. Ang Diyos. So, na-recognize ni Mary, ni Maria, na kailangan niya ng tagapagligtas. At siya ay sumampalataya. Sumampalataya. Binasa natin yan sa verse 45 kanina. Ikalawa na paglilinaw ay which is madadaanan natin, basahin natin sa verse Matthew 1 verse 25. Ang sabi dito, ngunit hindi niya ito nakilala. Sa ibang translation ay sinabi doon, hindi sinipingan ni Jose hanggang maipanganak ang isang lalaki na pinangalan ng Jesus. So, sa ibang translation, ang sinasabi doon, firstborn, panganay ang Panginoong Hesukristo. Pag may panganay, anong ibig sabihin? May sumunod na mga anak. No po. And kung mapapansin po natin sa mga ibang chapter, nung pumunta sila Mary and Joseph kasama si Jesus sa Jerusalem, naglakbay sila from Nazareth to Jerusalem. Malayo-layo po 'yon. Mga ilang araw na lakbayin po 'yon. Pag-uwi nila, nung malapit na silang sa Nazareth, nagtaka sila. Nasaan si Jesus Christ? Ano po ang conclusion doon? Ibig sabihin, marami silang kasamahan. At probably, busy si Mary na marami siyang karga-karga ng mga baby. At si Jesus Christ ay panganay, at siya ay nauutusan na by that time, nakalimutan nila, nasaan na si Jesus? Wala. Naiwan pala sa Jerusalem. Kung nag-iisang anak si Jesus Christ, naiwan, naglakbay ng ilang araw, saka palang na-realize, wala si Jesus Christ. Napaka, kumbaga,
hindi naman po kapanipaniwala yung ganong teorya. Ano po? Pero ito'y tinuturo ng malaking simbahan, sinasabi nila na wala daw mga biological na kapatid ang Panginoong Hesukristo. So, yun lamang po ang mga paglilinaw. Dumako po tayo sa ikalawang punto. Ang sabi doon, sa verse 21, ang sabi, siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yung pangalan pong Jesus, sa Hebreyo po, ay, ang ibig sabihin po nito ay, si Yahweh ay nagliligtas. Yahweh saves. Yehoshua. Doon galing yung pangalang Joshua. Kaya iisa lang po ang ibig sabihin nun. Jesus Christ or Jesus or Joshua, which means Yahweh saves. Si Yahweh ay nagliligtas. At ito po ang misyon ng Panginoong Hesukristo. Bakit siya naparito sa mundo? Upang iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang kanyang bayan. Definite po yung sinabi doon. Iligtas ang kanyang bayan. Sa makatawid, meron pong bayan ang Diyos or merong mga tao ang Diyos. He will save His people. Pag-aari niya yung mga tao na yon, sa lahat ng bahagi ng kasaysayan at sa iba't ibang dako ng mundo, meron pong mga tao ang Diyos. May pag-aari siya ng mga tao na pag pinagsama-sama ang tawag sa kanila ay bayan ng Diyos, people of God, or mga tao ng Diyos. At ang purpose ng pagdating ng Panginoong Hesukristo ay upang iligtas niya ang kanyang bayan. And mahal, dito po pumapasok yung doktrina ng election, yung pagpili ng Diyos. Ito po ay isang napakahalagang katuruan na ang Diyos ay pumipili. Hindi po tayo ang pumili sa Diyos, kundi ang Diyos po ang pumipili sa kanyang mga tao, sa kanyang mga piniling tao. Ang lahat ay nagkasala eh. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, ang sabi sa Romans chapter 3 verse 23. Lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero sa mga tao na sumampalataya sa Panginoon, sila ay pinangakuan ng kaligtasan. At yung mga tao na yon na sumampalataya, sila po ang mga tao ng Diyos. At para sa kanila, si Kristo, inialay niya ang kanyang buhay para sa kanila. So, ang misyon ng Panginoong Hesukristo ay upang iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang iba ay lumalapit kay Kristo sa kadahilan ng gusto nilang maligtas sa kanilang mga temporal na mga pangangailangan. Medyo nagigipit na ako. Gipit ako sa aking kabuhayan, material. Kaya ang iba ay lumalapit kay Kristo. Pero maling dahilan po yun ng paglapit sa Panginoon. Sapagkat ang misyon ni Kristo ay upang iligtas ang kanyang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Hindi sa mga temporal na mga problema dito sa mundong ito. Sapagkat kung babasahin natin ang aklat ng kasaysayan, ng church history, ang ibang mga alagad po ay mahihirap lang. At ang iba sa kanila ay hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral. Wala naman silang naabot na mataas na kalagayan sa buhay. So hindi po yon ang misyon ng Panginoon upang tayo ay payamanin. Ano po? Pero lagana po ang mga katuruan na yan sa panahon natin ngayon. Dapat po tayong mag-ingat. At hindi rin po political or kaligtasang political ang misyon ng Panginoong Hesukristo na ang inaakala ng mga Hudyo na dumating na si Jesus Christ ay maliligtas sila mula sa kamay ng mga Romano. Pero nang bandang huli, nang ipinahayag ni Jesus Christ ang kanyang mensahe, na disappoint ang mga Hudyo. Akala, ito ba yung tagapagligtas natin? Akala ko pa naman, ililigtas tayo nito sa mga Romano. Hindi pala. So na disappoint sila na unusyame ang kanilang mga hangarin at mga pangarap
sa buhay at pangarap para sa bansang Israel. Akala nila si Jesus Christ ay yung magliligtas sa bansang Israel at papalayain ang Israel, magiging powerful country ang Israel. Pero taliwas po ang lahat ng yon sa kanilang iniisip. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay ang kanyang misyon ay iligtas ang kanyang mga tao sa kanilang mga kasalanan. So ang question ay ito, sa bawat isa sa atin, ikaw ba ay kabilang sa tao ng Diyos? Tao ka ba ng Diyos? Bayan ka ba ni Kristo ng Panginoon? Kung bayan ka ng Panginoon, iniligtas ka ba niya sa iyong mga kasalanan? At patuloy na iniligtas sa iyong mga kasalanan. Sa araw-araw. Kasi yung iba nagsasabi, tinanggap ko na si Jesus Christ noon. So, nasave na ako. Pero ang tanong is, ngayon ba, patuloy ka bang nililigtas ng Panginoon? Bilang ebidensya na siya nga ang iyong tagapagligtas. Na isa ka ngang tao ng Diyos. Patuloy ka bang namumuhi sa kasalanan at patuloy na tinatalikuran mo ang iyong kasalanan at umaasa ka sa Panginoon na tanging nag-iisang magliligtas sa iyo sa iyong mga kasalanan. Si Apostol Pablo, apostol na siya, pero sinabi niya sa Romans chapter 7, sinong magliligtas sa akin dito sa katawan ng kamatayan? Bakit? Kasi nakikita ni Apostol Pablo kahit mananampalataya na siya, apostol na nga siya eh. Pero nakikita niya, nagkakasala pa rin siya. Nakakagawa pa rin siya ng mga kasalanan. Hindi po natin sinasabi na perfect ang mga Kristiyano. Pero hindi rin po yung excuse upang tayo ay manatili sa kasalanan. Sapagkat ang kalooban ng Diyos ay kabanalan. At ang buhay na may kabanalan ay ang patuloy na paglapit kay Hesukristo, ang tagapagligtas. Sabi ng Panginoon sa Luke 19:10, ang sabi niya, naparito ko upang iligtas ang mga makasalanan, ang mga napapahamak. And then, kailangan tayong iligtas sa ating mga kasalanan. Ang misyon ng Panginoong Hesukristo ay isang tiyak na misyon at hindi po bigo ang Panginoon sa pagliligtas sa kanyang mga tao. Noon, naalala ko po nung nagkaroon ng misyon ang Philippine government upang makipag-negotiate sa mga rebelding grupo. Nagpadala sila ng sugo, ano po, isang military officer or general. Nagpadala ng sugo dun sa kampo ng mga rebelde sa pag-asa na mapapasuko yung mga rebelde. Eh kaya lang, nangyari, yung pinadala nila, kumumpi doon sa rebelde. So, bigo. Bigo po ang misyon. Pero ang Panginoon po ay hindi bigo. At ang sapagkat ang Panginoon ay makapangyarihan at tapat ang Diyos. Una, may katuparan ang tipan ng Diyos. At ang misyon ng Panginoong Hesukristo ay tiyak at ito ay walang kabiguan. At ito ay naway magdala sa atin magpangunawa sa atin na ang pagliligtas ni Kristo sa kanyang mga tao ay hindi isang ordinaryong pagliligtas po lamang. Siguro maa-amaze tayo dun sa pag nanonood tayo ng mga historia, no po, o kaya minsan movie, tapos merong magliligtas dun sa mga hinostage, tapos nailigtas mula sa mga bad guys, and tuwan-tuwa tayo. Pero itong pagliligtas po na ito na pinag-uusapan dito, pumapatungkol po sa ating sarili. Hindi po tayo nanonood ng pelikula na nakikita natin, wow, okay, ang galing. Well, hindi naman tayo affected eh. Palabas lang yun. O kaya, nanood tayo ng balita, tapos may iniligtas na mga tao dun sa isang lugar na iniligtas sa isang hostage, nagtagumpay yung mission, tuwan-tuwa tayo. Pero dito, ang pinag-uusapan po, sarili po natin. Tayo po ang tinutukoy dito. Sino ba yung dapat maligtas sa mga kasalanan? So, again, tingnan po natin ang ating sarili. Nawa po ay ang ating focus ay ang ating sarili. Nawa'y kinakausap ka ngayon, kaibigan o kapatid, ng Panginoon. Na ikaw ba, itanong mo sarili mo, tao ba ako ng Panginoon? Iniligtas na ba ako ng Diyos sa aking kasalanan?
iniligtas na ba talaga ako? At patuloy ba akong iniligtas ng Panginoon? Sapagkat ang pagliligtas ng Panginoon sa kasalanan ay may tatlong bahagi. Una, iniligtas po ng Diyos, ng Panginoon, ang kanyang tao sa bigat ng kasalanan, yung guilt of sin. Ikalawa, patuloy na iniligtas sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya't ang mga Kristiyano, sila'y may bago ng katangian, bagong nilalang kay Kristo. Yung dating gusto niyang nag-e-engage siya sa kasalanan, pero nung na kay Kristo na siya, kinamumuhian niya na ang kasalanan at nais niyang sumunod sa Panginoon. At ikatlo, pagdating ng Panginoon sa huling araw, ay finally, lubusan ng aalisin ng Panginoon ang kasalanan sapagkat papalitan ang ating katawan. Nang niluwalhating katawan at hindi na tayo wala ng mantsa pa ng kasalanan na matitira sa ating pagkatao. Ganyan po ang pangako ng ating Panginoon. Ngayon po, nabubuhay tayo sa kasalukuyan na dun po tayo sa ikalawa, sa una at ikalawa. So, kailangan po natin ng tagapagligtas mula sa puot ng Diyos. Hindi lamang mula sa kasalanan, kundi mula sa puot ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon ay banal at dahil sa kanyang kabanalan, siya ay galit sa kasalanan. Galit siya sa kasalanan at galit siya sa gumagawa ng kasalanan. Ano ba yung itatapon sa impyerno? Kasalanan ba? Hindi eh, yung nagkakasala. Sabi sa Bible, the soul that sins will die. Ang kaluluwa na nagkakasala, siya ay mamamatay. At tinutukoy po dito yung kaparusahang walang hanggan. At kaya po ganyan kaseryoso ang mensahe ng ating pinag-aaralan at ganun na lamang po kaseryoso ang tingin ng Panginoon sa kasalanan. Kinamuhumuhian niya ito. Ngunit ang mga tao na nagkasala ay inibig ng Panginoon. At ang paraan ng Diyos upang maligtas ang mga makasalanan sa pamamagitan ng kanyang anak na ibinigay niya bilang kabayaran sa kasalanan ng mga tao niya. Sapagkat tayo, hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan. Kung meron kang utang na 10 milyon sa isang tao at yung inutang mo ay dahil hindi ka marunong magpatakbo ng negosyo o sa kapabayaan mo na ilustay mo, may utang kang 10 milyon, paano mo babayaran yun? Ang laking halaga nun. Magkano ba ang price ng isang unit dito sa Bella Vista? Baka 1 million. O humigit kumulang. Mahigit. O yun po. So kulang pa yung bahay mo pambayad dun sa inutangan mo ng 10 million. Pero mga kapatid, mga kaibigan, ang pinagkakautangan po natin, hindi po pangkaraniwan tao. At hindi po pera na po pwede nating bayaran ng halaga. Ang pagkakautang ng tao sa Diyos ay kasalanan. Imagine, one sin, because of one sin of Adam, lahat ng tao ay nadamay. At sinabi ng Biblia, lahat ay nagkasala. Kasama po tayo doon. Huwag po nating sisihin si Adan. Tapos na yun eh. Huwag na si Adan kasi, kaya ako nagkaganito eh. No, ang sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala. Kasama ka doon. Kasama po tayo doon. Ngayon, mayroong solusyon ng Panginoon. Ang solusyon ng Panginoon ay ang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sa pamamagitan niya tayo ay magtamo ng kapatawaran sa kasalanan at buhay na walang hanggan. Yan po ang misyon ng ating Panginoong Hesukristo. At bahagi ng kanyang misyon ang kanyang kalikasan. Kung ang Panginoong Hesukristo ay ordinaryong tao lamang, ang kanyang kamatayan ay hindi sapat para magligtas ng milyon-milyon o bilyon-bilyong tao sa mundo. Pwede siguro isang tao lang ang maliligtas niya. Righteousness ng isang tao, sapat para sa isang tao. Pero yung righteousness sa isang tao, kayang bayaran ng lahat ng milyon-milyon o bilyon-bilyong tao, hindi po sapat yun. Paano mangyayari yun? Kailangan yung tumubos o yung gumanap ng pagtubos, kailangan Diyos din siya. Sapagkat tanging ang Diyos lamang ang mayroong sapat na kaluwalhatian, sapat na kapangyarihan, at sapat na
kadakilaan sa kanyang sarili upang tubusin ang bawat isang mga makasalanan. Kung ang mga makasalanan ay lumalapit sa Panginoon, lahat ng kasalanan ay kayang patawarin ng Panginoon dahil ang kanyang anak ay nagbayad. Sabi nga ng isang author, pagsamasamahin mo lahat ng kayamanan sa mundong ito, lahat ng ginto, extract mo lahat, lahat ng mga power na meron dyan, power, volcanic power, or power of the water, hydroelectric power, pagsamahin mo lahat, ilagay mo sa isang side, i-compare mo sa power ni Kristo, walang katumbas ang kapangyarihan at ang halaga, yung price ng dugo ng Panginoong Hesukristo. So, ang kalikasan ng Panginoong Hesukristo, siya ay Diyos na nahayag sa laman. So, basahin natin ang 1 Timothy 3 verse 16. Unang Timoteo 3 verse 16. Ang sabi dito, walang pag-aalinlangan, dakila ang hiwaga ng kabanalan, siyang nahayag sa laman, pinatunayang matuwid sa Espiritu, nakita ng mga anghel, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Sa ibang translation po, ang sabi doon, ang Diyos ay nahayag sa laman. Siya, sino ba yung siya na yon? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At naging tao ang salita. Ang salita ay Diyos, naging tao ang salita. Sapagkat ang salita ay Diyos, so sa makatwid, naging tao ang Diyos. Sa kaparaanan ng banal na Espiritu. Kaya tinawag ang Panginoong Hesus, kaya kinukot yung prophet, si Prophet Isaiah sa prophecy niya sa chapter 7 verse 14. May isang isisilang na bata at ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel sa verse 23. Ano ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. So, hindi lamang ang Diyos ay kumikilos sa mga tao or nakatanaw ang Diyos from heaven, ang Diyos mismo ay bumaba sa anyo ng tao, sa katauhan ni Kristo. At kasama nila ang Diyos literally. And evidence na, at sinabi ni Paul sa Romans chapter 9, verse 5. Ang sabi sa Romans 9:5. Ano ba si Kristo? Romans chapter 9, verse 5. Sa kanila, ang mga patriarka, at sa kanila nagmula ang Kristo. Tinutukoy ni Paul yung Israel. Sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman na siyang nangingibabaw sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman. Amen. So tinawag ni Paul ang Panginoong Hesukristo na Diyos magpakailanman. And then 2 Peter 1 verse 1. Malinaw na malinaw ang pagpapahayag ni Pedro kay Jesus Christ as God. 2 Peter 2 verse 1. 2 Peter 1 verse 2. Ikalawang sulat ni Pedro, chapter 1, verse 2. Ang sabi dito, verse 1, ang sabi, si Simon Pedro, alipin at apostol ni Hesukristo, sa mga tumanggap ng mahahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin, sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Diyos at tagapagligtas. So, ang Panginoong Hesukristo ay 100% God, 100% Diyos at 100% siya ay naging tao. Okay, as a review, una, tinalakay natin ang katuparan ng tipanang Diyos. Ikalawa, ang misyon at kalikasan ni Kristo. So, dumako tayo sa ating mga aplikasyon. Totoong walang sino mang makakalapit sa Diyos sa kanyang kataas-taasang presensya, sapagkat siya ay banal at humihingi ng perpektong kabanalan.
Ngunit sa kanyang pag-ibig sa mga makasalanang tulad natin, siya ay bumaba sa langit sa katauhan o persona ng kanyang bugtong na anak, isinilang ng babae, upang ang mga makasalanan ay maligtas, tubusin sa pamamagitan ng kanyang dugo sa kanyang pagiging tao, ngunit hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak na tuluyan, kundi magtamo ng buhay na walang hanggan. So dumating na ang Panginoong Hesukristo 2,000 years ago na. At nasulat na, na-record na ang kanyang buhay dito na ating pinag-aaralan ngayon. So ang tanong na lang, kaibigan, lumapit ka na ba sa Panginoon? Kung hindi pa, lumapit ka na ngayon. Paano? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang sabi sa Romans chapter 10, ang tao ay lumalapit or sumasampalataya sa pamamagitan ng kanyang puso. So, hindi yan nakikita ng kapwa-tao, pero alam mo sa sarili mo kung ikaw ay lumalapit sa Panginoon. So, lumapit ka, kaibigan, sa Panginoon habang bukas pa ang pintuan ng biyaya. Habang ang Panginoon ay patuloy na nag-aanyaya. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Nabibigatan sa kasalanan at kung naramdaman mo ang iyong kasalanan, ang bigat, kay Kristo lumapit ka, kaibigan. At sabi niya, ang sino mang lumalapit sa akin, kailanman hindi ko itataboy. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Tayo po'y manalang. O Panginoon, salamat po sa katuparan ng inyong pangako na merong tagapagligtas ang mga tao, bagamat si Adan at si Eva ay nagkasala, ngunit hindi nyo sila pinabayaan. Hindi nyo pinabayaan ang inyong mga nilikha. Kayo po ay punong-puno ng pag-ibig at kahabagan. At ang kaligtasan ay inyong binibigay ngayon sa amin sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa inyong anak na si Hesukristo. Salamat, O Diyos, sa pagbibigay mo sa iyong bugtong na anak na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, ang kanyang banal na dugo na nabuo sa krus, ito'y sapat na upang bayaran ang aming mga kasalanan na ginawa laban sa inyo, O Ama naming Diyos. At nawa ay nagbukas kayo ng mga puso at isipan sa oras na ito, na walang sino mang lalapitan kundi ang aming Panginoong Hesukristo. Ang pinakamalaking problema ng tao ay ang kanyang kasalanan, ang aming kasalanan sa harapan ng banal na Diyos. Ngunit kayo ay mabiyaya at inyo po itong ipinanukala na noon pa man at inyo po itong ipinangako sa pamamagitan ng tipan. At ito nga ay nagkaroon na ng katuparan. Nawa, ito'y magkaroon ng katuparan ngayon sa puso ng mga nakikinig sa oras na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayan, magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos sapagkat siya ang nag-initiate upang tayo po ay abutin sa ating pong mga kasalanan. Tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang awit na Come to the Savior. Come to the Savior, make no delay. Eternal home suffered
the children. Oh, hear His voice. Let every heart come forth and rejoice. And let us freely make Him our choice. Do not delay, but come. Joyful, joyful will the meeting be when from sin our hearts are pure and free. And we shall gather, Savior with thee, in our eternal home. Think once again, He's with us today. Heed now His blessed command and obey. Hear now His accents tenderly say, will you, my children, come? Joyful, joyful will the meeting be when from sin our hearts are pure and free. And we shall gather, Savior, with thee in our eternal home. Po aming Panginoong Diyos, salamat po sapagkat kayo po ang unang gumawa. Kayo po ang gumawa ng kapamaraanan upang abutin ang mga makasalanang tulad namin. Na sa pamamagitan ng kamatayan ng aming pong Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, lahat ng aming mga kasalanan at mga pagsuway ay inyo pong pinawi. At ang katwiran ng aming pong Panginoong Hesukristo ay idinamit po sa amin at kami po ay aaring ganap sa harapan ng Diyos Ama. At nawa o Diyos ay nakita po ng mga kaluluwa na nandito na kailangan po nila ng isang tagapagligtas at iyon nga po ay ang sa katauhan ng amin po nga Panginoong Hesukristo. At nawa, kagaya ng aming inawit, nawa ay huwag po nilang pagtagalin ang kanilang paglapit sa amin po nga Panginoong Hesukristo. Nawa ay ngayon na sila ay lumapit sa iyo, O Diyos, humingi ng kapatawaran at manampalataya sa amin pong Panginoong Hesukristo. Dalangin din po namin, O Diyos, na sa amin pong paghiwa-hiwalay, naway ingatan niyo po ang bawat isa sa amin at tulungan niyo po ang bawat isa sa amin sa lahat ng amin pong mga alalahanin. At ang mga mahal po namin na nasa malayong lugar, kayo nga rin po, O Diyos, ang tumulong at magbigay ng proteksyon sa kanila, O Diyos. Naway maging paksa ng aming pong pagbulay-bulay ang mga salita na aming pong napakinggan at napag-aralan. Sa inyo po, O Diyos, ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, tanghali na pala. So, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos.